What is going on mga cuties? Joe Moto here and this is my 2023 Kawasaki ZX10R at ito na din ang huling sport bike natin from Kawasaki. Ano na ba katagal sa akin tong motor na to? Sabi natin mga 5 buwan, 6 na buwan, mga ganun. Odo ng bike, 5,900. At kung saan na rin kami nakapunta, especially sa Baler. Well, actually, yun yung unang beses na nag-long ride ako gamit to. Una at huli actually. Upgrades na ginawa natin dito sa harapan, ano bang mga piniltan ko? Ito, axle sliders na Evotec. Naglagay tayo ng dashcam. Ayan, kung nakikita nyo. Sa mga hindi pa po nakapanood kung paano ko install yung dashcam, meron naman po tayo sa channel natin. Harap at likod to. Ito yung sa likod do. Itong clamp ko para sa Insta to. Dito ko nilalagay kung gusto ko ng third person view. Yung nakikita nyo ako habang nag-ride ako. And then, quad lock. Importante sa akin to. Tsaka kung magka-quad lock kayo, maglagay kayo ng vibration dampener kasi para hindi masira sensor ng camera nyo. Especially mga iPhones. Frame sliders, naglagay din tayo from Evotec din. Naglagay na rin tayo ng high flow air filter na Sprint. Tail tidy. Tinanggal ko yung fender. Michelin Road 6. May bato pa sa loob. Mamaya ko na lang tatanggalin. Pero anyway, sobrang ganda ng gulong na to. Slip-on M4 exhaust. Ganito ang itsura nyo. Alam nyo, tuwang-tuwa ako dito sa exhaust na to. Kasi unang-una, wala na tayong katalitik eh. So most likely yung mangyari sa bike, bawat downshift mo, bawat engine brake mo, usually magbabackfire yung motor. Plus, hindi pa tayo naka-remap. Pero naka-flow air filter naman tayo. Plus, may silencer tayo. So kahit pa paano, may back pressure. Kaya nililesen yung backfire ko dito sa motor na to. Kaya tuntua ako dito sa M4 exhaust. Magpapalit ba tayo ng exhaust? Hindi ko pa sure. Pero sa ngayon, natutuwa ako sa kanya. Axle slider din pala sa likod, naglagay tayo. And Evotec na spools. Actually, lahat ng sliders ko is from Evotec. Kahit yung spools ko. Kapag naglagay ko ng Evotec sa harapan, dapat lahat yan Evotec. Well, hindi naman mandatory, pero pangit kasi tignan kapag naka-Evotec ka, tapos may RNG ka. Ang gulo tignan, di ba? So, maganda kung lahat Evotec. Pero anyhow. For this ride, mga Kilipais, sasabayan tayo ng namumulang si Nico Moto. Ayaw niya sa pula eh, no? Tayo naman umiilaw sa green. Meron lang akong gustong i-share sa inyo bago natin pag-usapan tong motor na to. Malaking tulong kapag nakamotor ka sa expressway, no? Tripin nyo to ha, sobrang traffic. Tapos tayo dire-diretso lang. Oh. Ah. Uy! Thank you po! Full tank 95. Pagas lang tayo dito sa Caltex mga Kitipais. Kung napanood nyo yung video natin lately na gamit natin yung ZX6R, nagpalit tayo ng oil. Gamit natin yung Honda PCX, nagpalit din tayo ng oil. This time, mag-restock lang ako dahil naubusan ako ng stock. Kukuha tayo ulit itong Havoline Super 40, fully synthetic na 5W40. Ito yung same oil na ginamit natin sa Kawasaki ZX6R ko. Wala sila yung makeup eh, sayang oh. Pero anyway, buti may stock sila nito. What I like about this oil, Havoline ang may pinakamataas na oil rating when it comes to API SN. Hindi ganun kainit sa makina at malinis gamitin to pagdating sa mga engine natin. 1 liter to, so kuha tayo ng 4. Wala nga lang sila ditong Supermatic na 40, fully synthetic. Dahil siguro expressway to at wala naman nadaan ng mga scooter dito. Hindi sila nag-i-stock. Pero buti mayroon pang big bikes dito. Considering na laging high RPM yung motor ko, hindi ganun kainit tsaka smooth lang gamitin to eh. Okay, masaya na ulit ang tangke natin. At tara na. What? Dito na exit. Bawal na akong maliwa. Alam nyo, buti hindi umuulan ngayon. Well, actually makulimlim. Pero kaninang umaga, grabe baksak na ulan eh. As you can see sa video title natin, ito na po ang huling Kawasaki sport bike natin. Actually, hindi lang sport bike, ito na rin ang huling Kawasaki bike natin. Hindi na po ulit tayo kukuha ulit ng Kawasaki. Basically, ito na po ang endgame bike natin pagdating sa sport bike. So, saan yun na matagal-tagal nyo makikita sa channel natin itong si Soju. Mag-exit agad tayo dito. Dadaan tayo sa Galaxy, yung bagong binuksang expressway, labas nun silang. Ewan, hindi pa ako nakakapunta dun eh. Tamang daan bago mag-Caltex Man Plaza na eh. Lumagpas tayo, mag-exit na lang tayo dito. Then,
Kanan. Kalaksa to. Kaliwa tayo. Ah. Ito pala. Bakit endgame? Well, unang-una, alam mo yung pakiramdam na united as one kayo ng bike. Ganun feeling ko sa kanya eh. Sobrang kampante ko kapag gamit ko siya. Gusto ko yung itsura niya. Gusto ko yung laki niya. Gusto ko yung laki ng tanke. Gusto ko yung hugis ng tail end. Gusto ko yung pagka-sharp ng tail end. Yung mata na parang hipon, sobrang ganda nito para sa akin. Stock windshield to ah, pero sobrang taas. So, kunting hiyuko mo lang para mong pinatay yung hangin eh. Halos lahat na ng liter bike na sport bike, nasubukan na natin eh. Pero para sa akin, sa X-Liner, the best to. Yung sa gauge, halos lahat ng gusto kong malaman nandito. Bilin tayo sa kanan, ilaw yung green, sa kaliwa naman. Ayan o. We have a cruise control para sa isang liter bike. Ito Fireblade wala nito, Gixxer 1000 wala nito, Yamaha R1 wala nito, BMW S1 meron nito. Considering its price, diba? Naka Japanese sport bike ka na full tech, dun pa lang eh. Lahat na ng hinahanap ko sa isang motor nandito eh. Yung reliability ng bike, which is kung nakasubaybay ka sa channel natin, natumba to sa parking. Simpleng tumba lang yun ha, nakainto yung bike. And nakita ko na lang nakatumba. Pero in, I think 5 days, 1 week, okay na ulit siya eh. Parang walang nangyari eh. So yun yung reliability yung hinahanap sa isang bike. Yung accessible yung mga parts niya, hindi hassle, madali mong makukuha. So mga nagtatanong, marupok pala daw yung handlebar ng X10R. Well actually, halos lahat ng parts dito ay pinagaan ng Kawasaki. Hindi nila pwede lagyan ng full alloy ito kasi mas bibigat yung bike. Ang goal nga is para mapagaan yung bike, diba? Kaya madali siya mabali, unting tumba lang, bali agad. Saka kaya siya clip on eh. Pag nabali yung kaliwa, kaliwa lang yung papalitan nyo. Okay, ganito pala dito. Kaliwa alas, no? Teka, mag-cross control tayo. Mag-cross control tayo. Nag long ride pa tayo papuntang Baler, doon pa ako natuwa. Guys, may back ride ako nyan ha. Long ride yun, 6 hours or 7 hours ride papuntang Baler. Considering na super sport to, hindi tayo ganun napagod. Unang-una, may quick shifter tayo and auto blip. Yung left hand ko, hindi ganun kadaling napapagod dahil hindi naman ako napiga ng clutch. Pangalawa, meron tayong cruise control tulad nito. Kapag nasa expressway tayo, hindi na ako masyadong napiga kasi automatic na siya. Dahil automatic na siya, hindi tayo masyadong napiga, kaya ko mag-upright body position. Which is, malaking tulong sa back ride po para ma-relax din siya kasi once na yumuko ako, yumuko rin siya. Isa pa, naglagay tayo ng Michelin tire. So dun pa lang, pwede na tayong lumayo eh. I mean, the tire is designed para sa mga pangmalayong biyahe without compromising the performance in the corners, especially in wet surfaces. Ganda, ganda ng gulong nito. Sayang di pa tayo nakapagpalit ng Havoline oil nun eh. Baba ng lipad nito, matuwak. Para mas smooth yung takbo ng engine natin, tsaka hindi ganun kainit. Eh, ito na pala yung dulo, kakadaldal natin. Napunta na tayo dito sa dulo na hindi natin makamalayan. Munti pa lang pala nadaan dito. Pwede pa cash dito. Nag-cash ka ba? Ah, pwede? Pumasok ko. Ano na? Pumasok ko. Oo. At medyo kayo hindi pero nagpag-cash. Ano natin? Yun nga eh. Dito bahay mo na yun. Di ba? Wala, para ma-experience mo lang. Kaliwa tayo. Dadaan kayo dito sa may
may silang lang to bago maglasalit, kung alam niyo yung simbahan dito sa silang. How about yung maintenance? Well, dahil naka-litro tayo, this is a super sport. Sa gas, wala na tayong magagawa dyan eh. Actually, ngayon nga, tipid ng takbo ko, 14.5 kilometer per liter. Tipid na yun para sa isang litro na inline 4. Considering 203 horsepower to mga kitibays. Pero nung nag-balir tayo, nagawa nating makuha yung 18 kilometer per liter eh. Depende yan sa bigaan nyo eh. Pero most likely, mga 15 to 11 kilometer per liter yung konsumo nyo. For the other maintenance, katulad ng oil, brake pads. Sa oil, depende sa oil na bibili nyo. Pero dahil naka-Caltex abo din tayo, eh, sabihin natin mga 2,000 to 4,000 liters. More or less. Siyempre, wala pa dun yung oil filter nyo. Depende sa inyo kung ano oil filter kukunin nyo. Naku po, ayun, nanambo na. Brake pads, depende naman yan sa riding style nyo. Kung aggressive kayo, siyempre, mas madaling maupot. Kung lagi kayo nagtatrack, mas madali din maupot. Dahil naka Brembo caliper tayo, siyempre, naka Brembo rin ang mga brake pads natin. Sabi nating mga isang set, eh, ewan ko ha, hindi ko sure, 3,000, ganon. Air filter, depende sa inyo kapag naka-stock air filter kayo. Ang maganda dito sa high flow air filter na nilagay natin, ay Sprint. Di siya tulad ng KNN na nilalagay ng oil. Ito linis lang eh. Ano, okay ka lang? Yung engine temperature natin, nag-range lang sa 95. So, sobrang daya lang na mag-reach to ng 105. Dito dyan Ducati, sobrang init talaga nito. Ito kapag pumalo ng 100 degree, ikot na yung fan niya eh. High temperature nito is 115 is already considered as high temperature. Overheat na yun, ibig sabihin ilaw na yung icon sa dash nyo nun. And isa pa, ang wide ng handlebar natin, hindi masyadong papasok. Yung ganitong stance ng handlebar, pwede mong gamitin sa pangmalayuan or gusto mong mag-racetrack. And isa pa, yung design ng tangke, kasi unting lean mo lang, may nakatama agad sa tiyan mo eh. Gusto ko sa mga ganito itsurang bike, yung medyo malalapad, malalaki, mahaba. Dahil mahaba tayong tao, kahit pa paano kapag naka-sport bike tayo, makapag-blend tayo sa motor. Makakayuko tayo, hindi katulad ng naked na mukha tayong tuko. No! Lumalakas! Pero yung gantong patak, kaya pa to eh. Matitiis pa natin to. Kumbaga, nahanap ko na yung sweet spot ko eh pagdating sa mga sport bike. Yung tipong wala ka nang hahanapin. Ganun eh. Kaya endgame bike natin to sa Soju. Isa pa, may ZX-Xer pa tayo. Andyan si Kaluwa. Pero ewan ko, simula nung ginamit ko si Kaluwa, kasi hindi ko inintay tayo. Para bang mas hinahanap-hanap ko si Soju. Kasi nasanay ako sa stance niya eh. Nasanay ako sa lapad niya. Nasanay ako sa power niya. Para bang bigla akong nabitin kay Kaluwa. Pero don't you worry guys, dahil gagamitin pa rin natin siya. Masyado lang malayo yung pagkakaiba ng 10R sa 6R. At atas ng windshield naman ganito, diba? Yung mga ganitong panahon na ulan, pwede kang magtago eh. Kapag medyo nasa mid RPM kayo, hindi ka masyadong mababasa eh. Hindi ka tulad ng mga naked. Sana mo lahat eh. Pupunta kayo ng Tagaytay, mag-jacket kayo. Ang tindi ng lamig ngayon dito. Ngayon, kung endgame na tayo sa mga sport bike, kung endgame na tayo sa mga Kawasaki, ano ang next para sa mga giging motor natin? Well, wala pa ako naisip na ipalit dahil kakuha lang natin ng 10R. Isa pa, katapos lang natin kay Kaluwa. Pero kung sakali, baka makita nyo sa channel natin na naka-retro na tayo o adventure. So ngayon, sa dalawang yun na yun, naglalaro yung isip ko kung ano kukunin natin. Retro adventure. Palagyan nyo mga kitibays. Kasi ang ano gusto ko sa mga retro, especially sa mga scrambler, unang-una, andun yung character na retro yung motor. Pangalawa, pwede nyo silang idaan sa mga off-road dahil matataas yung ground clearance, naka-dual sport tire. Maganda naman sa mga adventure, mas ma-maximize nyo yung usage nyo kung ilalayo nyo at mas marami kayong mailalagay. Oh.
Alam mo, layo ng biyahe natin, no? Kaya yun mga kilipa, isang reason natin kung bakit ito ang magiging endgame bike natin. Pagdating sa sport bike, hindi tayo sa Kawasaki, especially sa 610R. Also when it comes to premium oil, syempre hindi mawawala ang Caltex Savolin. Kaya kung naghahanap kayo ng oil na tahimik ang makina, hindi ganun kainit, at gusto nyo malinis ang mga makina nyo, try nyo yung Savolin oil. Big shout out to Miko Moto, nakasama natin. Ayan, nag-relax lang. Gamit ang kanyang multi-strada na binibenta niya na, ang alam ko. Yun oh. So ingat. Pogi nito oh. Anong Harley to? Kaya mga kilipais, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba, and let me know in the comment section kung anong mga endgame bike nyo. Kaya mga kilipais, see you sa next content.